Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Liderato ng Kamara determinadong maisagawa ng matagumpay ang charter change. National Task Force West Philippine Sea magpupulong ngayong araw para sa pangibagong insidente ng harassment ng China sa rotational and resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At Pilipinas pinag-aaralan kung extradition o deportation ang gagawing pagpapauwi kay Arnie Tebes, dating kongresista humingi ng political asylum matapos maaresto. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 5 bagong batas noong March 21, 2024, araw ng Huwebes. Kabilang dito ang President Carlos P. Garcia Circumferential Road o RA number 11987 na dating Bohol Island Circumferential Road. Nilagdaan din ng Pangulo ang Republic Act number 11988 kung saan tatawagin na bilang Ambassador Eduardo Danding M. Cuanco Jr. ang Urdaneta City Bypass Road sa Pangasinan. Binigyan din ng bagong pangalan ang Barangay Tambakan sa Iligan City, Northern Mindanao. Tatawagin na itong Mariano Luke Badel Senior Bridge sa ilalim ng RA 11989. Kasama rin sa pinirmahang batas ni Pangulong Marcos Jr. ang RA 11990 kung saan pinangalanan ang Camarines Sur National Road bilang Speaker Arnulfo Noli Fuentebella Highway. Inatasan naman ang Department of Public Works and Highways na maglabas ng circular para sa 4 na batas sa loob ng 60 araw. Habang sa ilalim naman ng RA number 11986, may bago ng barangay sa Barobo, Surigao del Sur, ang Barangay Guinhalinan. Nagpahayag ng determinasyon ang liderato ng Kamara na maisagawa ng matagumpay ang economic charter change. Ginawa ni Speaker Martin Romualdez ang pahayag matapos na maitala ang pagsuporta ng nasa 52% ng mga Pilipino sa Chacha batay sa data research firm Tangere. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Welcome sa liderato ng Kamara ang resulta ng survey ng data research firm Tangere kung saan 52% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sumailalim sa charter change ang Pilipinas. Ayon kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, patunay ito sa kagustuhan ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng makabuluhang reforma. Ang survey result naman nagpapakita ng malawakang pagkilala ng mga kababayan sa pangailangan ng pagbabago at reforma, ayon kay Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe. Bunsod naman ito, iginiit ni Speaker Martin Romualdez ang determinasyong maisagawa ng matagumpay ang economic charter change. Anya, handa itong makipagtulungan sa lahat ng partido upang maabot ito. Sa Tangere survey na inilabas noong March 22, 14% ng mga Pilipino ang strongly agree sa proposed constitutional amendments. 38% ang somewhat agree, 13% naman ang somewhat disagree at 10% ang strongly disagree sa Chacha initiatives. Samantala, duda naman ang isang Makabayan Block lawmaker sa survey na ito. Ayon kay Kabataan Partyless Representative Raul Manuel, gumamit umano ng isang mobile-based application ang data research firm sa pagkuha ng tugon. Dagdag pa nito, questionable ang proseso ng pag-aproba ng Kamara sa Resolution of Both Houses No. 7 o Economic Charter Change. Kaya abala rin anya ang mga pro-Chacha na lumikha ng ilusyong suportado ng bayan ang Chacha. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita ngayong araw si India's Foreign Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar para sa 3 araw na pakikipagdayalogo. Ito na ang 2 pagbisita ni FAM Subrahmanyam Jaishankar ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Pangunahing tatalakayin sa pakikipagpulong nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagpapalakas sa maritime cooperation. Nag-alok din ng tulong ang bansang India sa Pilipinas na ma-modernize ang hukbong sandatahang lakas ng bansa.
Kabilang din sa pag-uusapan ang trade and tourism, ang dalawang bansa para mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Panibagong insidente na naman ng pambobomba ng tubig ng mga Chinese vessel sa Rore Vessel ng Pilipinas ang naganap nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Ilang tauhan naman ng PCG na lulan ng Unaiza May 4 ang sugatan matapos ang water cannon incident. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Muling nakaranas ng dangerous maneuver ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula sa Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Vessel nitong Sabado ng umaga sa Ayungin Shoal. Binomba ng tubig ang Unaiza May 4 at dahil dito, nasugatan ang ilang sundalo na sakay nito na magsasagawa sana ng Rotational and Resupply o RORE mission. Muli namang nagtamo ng damage ang RORE vessel dahil sa pangyayari. Isinakay na sa rigid hulled inflatable boat ang mga tauhang papalitan, ngunit sinubukan pa rin itong harangin ng Chinese Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay ng floating barrier sa hilagang kanluran ng Laguna. Gayunpaman, bago mag alas 12 ng tanghali ng Sabado ay natapos ang RORE mission. Hinila naman ang Unaiza May 4 pabalik ng Palawan. Sa opisyal na pahayag ng National Task Force West Philippine Sea, kinundina nito ang agresibo at illegal na maneuver China laban sa lehitimo at regular na RORE mission ng Pilipinas. Paano kung di ka na niya balikan, bayaran? Sanay na po ka niyan, ma'am. Ano sa'yo? Kanang magtulong na walang kapalit, ma'am ba? Wala lang, ma'am. Baka kung tayo, mawala tayo sa mundo, may bigay tayo sa kuwan. Pipiliin niyo maging mabuting tao araw-araw? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Bakit po? Dahil mahalaga ang kuwan, ma'am. Bawat oras sa atin, ma'am. Kay Watakabalo kung kano sa tamawa. Mamayang gabi na po ang ating pasimulang muli ng panibagong session ng ating pong Mass Indoctrination. March 25 na po today, kaya mamaya pong 7 p.m. Philippine Standard Time ay magpapasimula na po ang ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kami po sa MCGI ay nag-aanyaya sa inyo. Sana po ay mapaunlakan po ninyo kami. Opening na po ng ating Mass Indoctrination, 7 p.m. Philippine Standard Time. At every Monday po, sa tulong at awa ng Panginoon, kung tayo mayroon pang buhay, lakas at mabuting pagkakataon, kasama niyo po naman kami sa segment natin dito sa Good Morning Kuya na Rise and Shine. And every Friday naman po, ang atin naman pong MCGI Clinic, kami naman po makasama niyo dyan sa atin pong patuloy na serbisyo sa ating mga kapwa-tao every Friday sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Ang atin pong registration time, 5 o'clock in the morning to 9 in the morning. Yan po ay dyan sa lugar ng atin pong MCGI Charity Center. Magsadya lamang po kayo dyan at makapagparehistro kayo within that period, 5 to 9, at tayo po naman ay makapagsilbi sa inyo. Dala lang po ng isang valid ID na government issued para po sa inyong identification. And of course, every day, ang atin po namang serbisyong bayanihan, patuloy po na atin pong sa serbisyo publiko ay mapapanood at mapapakinggan po niyo alas 4 po ng hapon, Lunes hanggang Biyernes po yan, para po sa patuloy naman nating pagtulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. Bueno, maraming salamat po at kami minsan pa nag-aanyaya sa inyo. Sana ang ating po mga programs dito sa UNTV ay patuloy po naman inyo na masubaybayan. Iiwan naman namin sa inyo ang isang awiting nagpapasalamat sa walang hanggang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Sa rendition po ng awiting, Salamat na Hatid, narito po ang The Peculiars. Huwag po kayong aalis pagkatapos nito dahil hindi pa tapos ang Good Morning Kuya. Magpapatuloy po ang atin po namang iba't ibang mga segments. Salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Magandang umaga.
bagong hamon, inatibay pang dedikasyon, serbisyo publikong maasahan anumang panahon, sandigan ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Ito ang balita para sa bayan at sa buong mundo. Tuwing mainit ang panahon, inaasahan na rin na tumaas ang konsumo ng kuryente. Dahil extra effort ang cooling system ng appliances, mas malaki ang kailangan nitong supply ng kuryente. Ito ang ilang tips para makatipid sa konsumo ng kuryente. Linisin ang appliances tulad ng electric fan o air conditioning units para hindi mahirapan ang makina nito at hindi malaki ang electricity consumption. Isarado ang mga ilaw kung hindi naman kailangan. Mag-unplug ng appliances kung hindi naman ginagamit. Iwasan na matagal na nakabukas ang pintuan ng refrigerator at siguraduhin na nakalapat itong mabuti kapag nakasara. Ito ang ilang tips para makatipid sa kuryente mula sa UNTV, your public service channel. So, Jim, dito ka na pala. Nangyari sa'yo? Wala mo, kape. Ano ba nakain mo? Ako yung allergy ka. Nasa Ayungin Shoal, sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea, ang ganitong patuloy na irresponsibleng aksyon ng China ay salungat sa kanilang pahayag na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng pagdialogo, mapayapa at naaayon sa international law. Samantala, nakatakda namang magpulong ngayong araw ang National Task Force West Philippine Sea, Executive Secretary at National Security Cluster para sa bubuuin nilang rekomendasyon sa Pangulo sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ng Estados Unidos ang nangyaring pagbomba ng water cannon ng China sa Philippine supply ship sa isinagawang RORE mission nitong Sabado, March 23. Sa isang pahayag, tiniyak ni U.S. State Department spokesperson Matthew Miller ang commitment ng United States sa Mutual Defense Treaty o MDT nito sa Pilipinas. Iginiit din ito na nakapagdudulot ng gulo sa rehiyon ang ginawang aksyon ng China dahil sa ipinakita nitong malinaw na pagsasawalang bahala sa international law. Pinag-aaralan ngayon ang pamahalaan ng pinakamagandang opsyon upang mapauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves. Samantala, humingi naman umano ng political asylum si Teves matapos na maaresto. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Nakikipag-usap na ang pamahalaan ng Pilipinas sa Timor-Leste government para sa gagawing pagpapauwi sa dating congressman na si Arnulfo Arnie Teves Jr. ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano. Pinag-aaralan ngayon ang pamahalaan kung ano ang pinakamabisang paraan o option upang mabilis na mapauwi si Teves para harapin ang mga kasong murder na isinampa rito. Kabilang sa mga option na ito ay extradition at deportation. Paliwanag ni Assistant Secretary Clavano, kapag extradition ay may katagalan ang magiging proseso nito. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yun na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste, such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala naman po siyang passport. Wala na siyang valid passport. Although the timing will have to be dependent on the Timor-Leste government. Dagdag pa ng tagapagsalita, kapag nasa bansa na si Teves, ay maaaring iditine ito sa Camp Crame o sa detention facility ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na magkakaroon ng paglilitis ngayong araw. Paliwanag nito, magsusumite ng mga argumento ang legal team o mga abogado ng dating mambabatas para naman sa ibang option upang hindi mapauwi sa bansa si Teves. Kabilang na anya rito ang political asylum. Plano din ng legal team ni Teves na dalhin sa United Nations Commission on Human Rights ang kaso nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mahigit 1,000 special permit na ang na-issue ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicle na babiyahe ngayong long holiday. Ayon sa ahensya, handang-handa na ang mga terminal sa inaasahang bugso ng mga pasahero na magbabakasyon. Narito ang report ni JP Nunez. Inaasahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na long holiday simula March 28 hanggang March 31. Ayon sa ahensya, noon pang March 22, mayroon ng nasa higit 1,000 unit ng public utility vehicles ang naisyuhan na ng special permit. Bahagi ito ng paghahanda ng LTFRB upang tiyaking may masasakyan ang mga pasaherong magbabakasyon pauwi ng probinsya at pabalik ng kanilang mga trabaho. Nakahanda po ang buong puwersa ng LTFRB sa buong bansa, maging dito po sa NCR at sa iba't ibang regions. Bukod sa special permit na hanggang March 31 lamang, mayroon pang mga piling PUV ang maiisyuhan ng special permit na may bisa hanggang April 14. Ayon naman sa LTFRB, inatasan na ang mga regional directors na magsagawa ng inspeksyon sa mga terminal. Layo nito na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang mga driver, konduktor at ang mga unit ng bus na kanilang ipapasada. Nagbigay ng direktiba si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na dapat po maging alerto lahat ng regional offices, lalo na po ang ating mga regional directors, na mag-inspect po ng mga terminal sa kanilang mga rehiyon. So mag-check po sa mga pampublikong sasakyan at kasama po dito ang random inspection po ng mga PUV, drug testing, and of course po mga enforcement activities. Samantala, nakatakdang mag-inspeksyon ang mga transport agency sa PITX ngayong araw. Inaasahang sa araw ng Huwebes ay dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa mga probinsya. Sa ngayon, wala pa namang report ng mga biyahe na fully booked. Ang payo ng pamunuan ng PITX, mag-book na ng mas maaga sa mga bus company upang hindi maabala sa biyahe at maiwasan ang mga chance passenger. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga naglipa ng scammer ngayong long holiday. May mga peking website na humihingi umano ng 3,000 to 5,000 traveler's fee para sa registration ng e-travel o electronic travel declaration system. Ngunit iginiit ng BI Commissioner Norman Tansingco na libre ang registration sa e-travel platform. Hinimok din niya ang publiko na mag-register lamang sa official website ng pamahalaan na etravel.gov.ph. Maaari din tumawag sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center Hotline 1326 ang mga nabiktima ng scam. Ngayong long holiday, mas pinag-iingat ang lahat dahil sa ganitong pagkakataon madalas lumabas ang mga mapagsamantala. Abiso po sa publiko, wala munang operasyon ang Pasig River Ferry ngayong linggo mula March 28 to 30, 2024, araw ng Huwebes, Biyernes at Sabado. Ito ay upang bigyang daan ang long holiday ng ating mga kababayan. Magbabalik operasyon ang ferry service sa April 1, 2024. Nakataas na sa Code White Alert ang Department of Health o DOH mula March 24 hanggang March 31 bilang paghahanda sa darating na long holiday. Inaasahan ang pagdagsa ng mga taong pupunta sa mga probinsya, pasyalan at iba pang mga lugar. Sa ilalim ng Code White Alert, naka-standby ang mga medical personnel para magbigay ng agarang lunas sa mga darating na pasyente sa mga ospital. Ayon sa ahensya, mataas ang mga naitatalang aksidente sa kalsada tuwing ganitong long holiday break ng maraming tao ang nasa labas ng bahay. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling ligtas at malusog at huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Umiwas sa matagal na exposure sa init at iba pang pag-iingat, lalo na ngayong panahon ng tag-init.
Inaasahan ng Department of Health o DOH na darating sa bansa ang halos 1,000,000 bakuna para sa sakit na pertussis sa darating na buwan ng Hunyo o sa kalagitnaan ng taong ito. Sa isang panayam, ibinahagi ni Health Undersecretary Eric Tayag na umorder na ang Pilipinas ng 800,000 to 1 million doses ng nasabing bakuna. Sa kasalukuyan, bagamat mayroon pa anyang natitirang supply ng gamot, maaari umanong gumamit muna ang mga naapektuhan ng sakit ng antibiotics pansamantala. Inaanyayahan ng publiko na makilahok sa isa sa gawang first quarter national earthquake drill ngayong araw. Kaisa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Civil Defense PH, layunin ng drill na paigtingin ang kahandaan ng publiko sa mga sakuna tulad ng lindol. Mag-duck, cover and hold pagsapit ng alas 9 ng umaga, nasa bahay man o opisina. Iniulat ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang nadamay o nasaktang Pilipino sa nangyaring pag-atake sa Moscow, Russia nitong Sabado, March 23. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, na-validate ito ang impormasyon matapos itong kumpirmahin ng Philippine Embassy sa Moscow. Inabisuhan na ng ahensya ang Filipino community doon na gawin ang mga kailangang pag-iingat at paghahanda kasunod ng naturang insidente. Lilimitahan na sa kauna-unahang pagkakataon ang bilang ng mga pumapasok na temporary residents sa Canada. Inaasahang ilalabas na ang cap limit na ito sa Setyembre ngayong taon. Alamin natin ang detalye sa balita ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Babalikan natin si Jeffrey maya-maya. Magdadala ang back-to-back na winter storms ng mas maraming snow kumpara sa naibagsak na buong winter sa Midwest USA. Narito ang report ni Abby Valdez. Nagdala ng snow, ice at matitinding bagyo sa Central United States ngayong weekend ang back-to-back na winter storms kung saan ang ilang lungsod ay nakatanggap ng kasing dami ng snow sa isang buong winter. Nagbagsak ang unang bagyo ng snow na mula 2 hanggang 5 pulgada sa mga lugar mula Northern Plains hanggang Great Lakes mula gabi nitong Huwebes hanggang umaga ng Biyernes bago lumipat ang bagyo sa Northeast noong Sabado, March 23. Dumating ang pangalawang bagyo sa Central US noong Linggo at ito ay inasahang magdadala ng mas higit at mas matagal na epekto kung saan ang snow ay babagsak sa Rockies hanggang Midwest at lalakas bago lumipat sa Rockies. Maliban sa snow ay inaasahang magdadala rin ang pangalawang bagyong ito ng wind gust na lampas sa 60 miles per hour, hail na mas malaki kaysa quarters at posible ang ilang buhawi. Ang bagyo ay magsisimula bandang hapon ng Lunes mula Texas hanggang Arkansas. Tatawid ito sa silangan bandang gabi bago lumipat patungong timog sa Martes. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Napagkasunduan ng Australia at United Kingdom ang paglalagay ng Status of Forces Agreement o SOFA sa umiiral na Defense and Security Cooperation Agreement ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang kasunduan na nilagdaan ng UK sa isang non-NATO member. Narito ang report ni Danny Delieva. Ginanap ang press conference ng taunang Australia-United Kingdom Ministerial Consultation o OCMIN Talks noong Biyernes, March 22, 2024 sa Adelaide, Australia. Dumalo sa nasabing konsultasyon sina Australia Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles at Foreign Affairs Minister Penny Wong at United Kingdom Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs David Cameron at Secretary of State for Defense Grant Shapps. Isa sa napagkasunduan ng mga opisyal ay ang pagsusulong ng Status of Forces Agreement o SOFA sa umiiral na agreement between the Government of Australia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Defence and Security Cooperation.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumagda sa naturang kasunduan ang UK sa isang bansang hindi kasapi sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Over the last two days, we have announced the establishment of a defence and security cooperation agreement between the United Kingdom and Australia, which is a status of forces agreement which contains within it a commitment to consult with each other where there are contingencies which engage our sovereignty and our national security. Makatutulong ang SOFA upang harapin ang mga hamon na kinakaharap ng Indo-Pacific region sa kasalukuyang panahon. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni UK Secretary of State for Defense, Grant Shapps, ang pagpapasalamat sa tulong ng Australia sa pagsasanay ng nasa 60,000 na sundalong Ukrainians, gayon din ang paglahok ng Australia sa drone coalition. So incredibly grateful, despite the distance, that Australia has stepped up in this conflict. The training of those Ukrainian troops in the UK, what we call Operation Interbrex, and here is Kudu, I think, Kudu maybe, is hugely welcome. We've now trained overall, since before the war, over 60,000 Ukrainian troops. Inaasahan din ng dalawang bansa na matatapos sa unang bahagi ng taong 2040 ang kauna-unahang Australian-built submarine sa ilalim ng AUKUS Agreement. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alamin naman natin ang sitwasyon ng traffic sa oras na ito. Nasa Maynila ngayon si Harry Ilagan live. Yes, Harry, good morning. Good morning, good morning, good morning, Kuya. Good morning, Kat. Bigyan naman natin ng gabay ang ating mga kasambahay para sa mga bumabiyahe o babiyahe pa lang patungo dito sa Maynila. Bibigyan na sila ng traffic update para sa mga oras na ito. Para sa mga motoristang patungo sa Pasay City, simula sa Padre Burgos Avenue sa area ng Luneta hanggang makalampas ng Padre Faura Street, ay mabigat na po ang trapiko dito. Busod na rin ito ng rush hour sa mga oras na ito. Habang yung mga motoristang binabagtas naman ang southbound lane ng Rojas Boulevard, light traffic po ang sitwasyon dyan. Maliban sa karaniwang bahagyang congestion, approaching ng Quirino at papuntang Divisoria at Quiapo. Ngayong araw ng Lunes, ipinagbabawas sa mga lansangan sa Metro Manila ang mga sasakyan na may plate number na nagtatapos sa 1 and 2. Ipinaiiral yan simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Samantala ka, sa mga oras na ito ay may mga ilan-ilan lang namamasyal dito sa Manila Bay Dolomite Beach. Sa mga pupunta naman dito sa Dolomite Beach, bukas ito simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala pa rin sa ating mga kasambahay, Kat, na magdala ng kanilang payong para may pananggalang sa init ng araw. At siyempre, magdala ng inumin ng tubig para meron silang inumin para hindi sila ma-dehydrate. Kasi sa mga oras na ito ay makikita natin sa ating likuran na sa may southbound area ay medyo maluwag pa naman. Pero yung mga papunta dito sa ating sa Pasay City ay medyo traffic na mabigat na ang daloy ng trapiko. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Kat. Maraming salamat, Harry Ilagan, live mula sa Rojas Boulevard, Manila. Lilimitahan na sa kauna-unahang pagkakataon ang bilang ng mga pumapasok na temporary residents sa Canada. Inaasahang ilalabas na ang cap limit na ito sa Setyembre ngayong taon. Alamin natin ang detalye sa balita ni Jeffrey Reyes na nagbabalik mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning.
Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nakatakda ng limitahan ng Canadian government ang bilang ng mga pumapasok na international students, foreign workers at asylum claimants sa bansa. Sa pahayag ni Immigration Minister Mark Miller, planong ibaba ng pamahalaan ang bilang na ito sa 5% mula sa 6.2% sa kasalukuyan. Aniya, nakasaad ang bagong panuntunan na kailangan ng bawasan ng Canadian businesses ang pagkuha ng mga temporary foreign worker simula ngayong Mayo a 1. Magkakaroon na lamang ng maigsing panahon ang mga ito upang patunayang hindi kayang punan ng permanent resident o Canadian citizen ang posisyon. Exempted naman dito ang mga nasa construction at healthcare sector na maaari pa rin tumanggap ng maraming bilang ng manggagawa hanggang August 31 dahil sa labor shortage. Kaalinsabay nito, ibinalik na rin ng pamahalaan ang visa requirements para sa mga Mexican nationals dahil sa pagtaas ng bilang ng asylum seekers mula dito. Samantala, nauna nang inanunsyo ang pagbabago ng panuntunan sa pagtanggap ng mga international students na magbababa ng 35% na study permits approval. Sa kasalukuyan, mayroong 2.5 million temporary residents na naninirahan sa Canada. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Nakatakdang buksan na sa publiko ang nasa tatlong palapag ng Mega Health Center sa Cavite City. Inaasahan na kayang magserbisyo ang nasabing pasilidad sa nasa 100 pasyente kada araw. Narito ang report ni Benedict Samson. Matapos ang halos 2 taong konstruksyon, buo na ang tatlong palapag na Cavite City Medcare Mega Health Center. Pinasinayana na ng Department of Health o DOH katuwangan lokal na pamahalaan ng ribbon cutting ng Mega Health Center noong Biyernes, March 22. Mayroon itong 100 hospital beds capacity at nakahandang magbigay ng serbisyo sa mga bata, senior citizen at mga buntis. Sa isang pahayag, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na sa ganitong paraan, maaabot at mapalalakas ang universal healthcare system sa bansa. Nangako rin ang kagawaran na susuportahan nila ang paglalagay ng kompletong kagamitan para sa naturang pasilidad. Bukod sa health facility, pinasinayanan din ang bagong ambulansya na magagamit ng ating mga kababayan. Matapos ang ribbon cutting, inaasahan na sa susunod na buwan ay bubuksan na ito sa publiko. Benedict Samson, UATV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of John, Chapter 15, Verse 3 na nagsasabi, "Now ye are clean through the word which I have spoken unto you." Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat na nakatuning ngayon sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan natin nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update po muna tayo sa mga kasambahay nating motorista. Bad news po dahil may big time oil price hike na naman ang mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, hindi lang piso, kundi 2 piso at 30 sentimos. Hanggang 2 piso at 50 sentimos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina. Ang diesel naman ay posibleng madagdagan ng 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 50 centavos kada litro. Samantala, piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos naman ang inasang price hike sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kaya sa mga kasambahay nating motorista, lalo na sa mga gasolina ang gamit sa sasakyan, magpa-full tank na po kayo ngayong araw bago pa ipatupad ang big time oil price hike bukas.
hanggat maaga. Kasi minsan may mga gasolinahan na 6 a.m. nag-adjust ng prices. Meron naman 12 midnight talaga na pagpasok talaga ng Tuesday, iba na presyo. Kaya hanggat ano pa, medyo mababa pa ng 2 piso. Ang laki nun! Makatikati na sa palad yan. Lalo na doon sa mga bumabiyahe talaga regularly. Mas maganda talaga pag Monday. Nag-check ng mga ganitong klase ng mga balita. Nabalitaan ko siya kahapon, kaya nasabihan ko na rin yung mga friends namin doon na, uy, tataas yung presyo ng gasolina, kaya dapat talaga ngayon makapag-ipon na, makapag-imbak. Kasi iba, di ba, nag-iimbak din talaga. Tapos, makapagpa-full tank na, kaysa doon sa mga abutan mo yung price. Ang laki niyan, 2 pesos. Yung 1 peso nga eh. Yung 1 peso, kahit na yung wala pang 1 peso, ramdam mo na yun eh. Ito pang 2 piso. Eh, last week, nagtaas din tayo, pero mga nasa 30 cents lang. Ngayon, grabe, 2 peso. Ano kayang nangyayari? Parating yung mga holiday season, talaga, lalabas talaga yung mga tao, babiyahe talaga. Iba mga kaibigan ko nga, nagbabara talaga, mag-road trip talaga, kung saan-saan pupunta. Talagang, ito yung mga, hindi, baka mamaya kasi hindi nila na foresee yung mga ganito mga bagay. Siyempre, past few weeks, nag-budget sila para dito, na kunyari, gas allowance para dito sa week na to, di ba? Na ganito yung inalat mo na budget. Eh, ngayon nag-price tag, baka mamaya medyo problema, bawas kain. Yun lang, di ba? Bawas kain, dagdag sa panggas. Yan lang mahirap, di ba? Tsaka holiday season, no? Kaya reminder din to, no? Lalo na sa mga, yan nga, at least bukas, para makapag-prepare tayo ng araw ngayon. Kasi para, syempre, na-remind tayo ngayong umaga, para makapag-plano rin tayo. Kasi, naalala ko ganyan din yung mga inaabangan ng mga tito ko, yung mga ganitong balita na yung mga oil price hike, para mabantayan din nila. Tsaka, siyempre yung mga mai-prepare nila yung mga biyahe-biyahe. Siyempre itong holiday season, marami mag-uwi ng mga probinsya, mga ganyan. Kaya para ma-ready na rin nila yung mga schedule nila ngayong araw para at least, 'di ba, reminder. Ikaw ba, may mga tipid tips ka ba dun sa mga gumagamit ng gasolina? Yung parang madalas eh nagagamit naman ng mga Gasoline, wala kasi di pa nakapaggamit ng gasolina ng matagal. O sa diesel, ano observation mo? Para sila makakatipid? Di ba sabi ko last time na pag sa diesel, nakakatipid ka kapag mainit talaga. Mainit yung makina. Mainit? Mainit. Kaya kunyari, matagal yung biyahe mo, mainit yung makina. Mainit. Maganda yung combustion niya. Mas efficient siya sa mga ganong instances. Pero kunyari, yung malapitan na biyahe nga, medyo mas malakas siyang kumain sa gasolina. Yun naman yung advantage ng mga gasolina. Kaya pagka kunyari, bahay office, bahay work, talagang laking tipid pag nagmumotor. Kaya lang ang problema nga sa motor. Kasi pag malayo ang biyahe naman, yun naman yung problema. Pagodan din. Yung comfort, diba? Masakit sa masakit sa katawan. Naranasan ko yan kada 2 months ata, almost 2 months from Las Piñas to QC. Parang everyday, Monday to Friday, ganoon yung biyahe ko. Kaya medyo masakit nga sa katawan. Pero tipid siya sa tipid sa pamasahe. Kasi syempre, tipid maturi. Tsaka sa oras. Imagine from south ako, Las Piñas to QC, kaya ng 1 hour na biyahe. Pero kung magsasakyan ka, good luck na lang talaga. Kaya rin, tipid-tipid sa oras, tsaka tipid sa pamasahe. Iniisip ko, isa pa sa mga pwedeng effects na itong price hike ng oil products, yung kuryente din. Kasi, di ba, ito na, papasok na talaga yung summer, painit ng painit na. Lahat na naman tayo, gagamit ng kuryente, may mga mag-aircon dyan. Mamaya, mas tumaas naman yung, kumbaga, hindi mo na nga na i-consider yung price adjustment mo sa allowance mo para sa gas. Tapos, meron pang para sa kuryente mo naman, yung monthly consumption mo, tataas pa. Kasi last week, di ba, price hike na last week. Tapos ngayon, increase na naman. Kaya parang, malamang nga, yung isang buwan mo na electric bill, baka mamaya mag-adjust din, maramdaman mo rin yung increase nun, pati sa kuryente. Kaya kung pwede lang talaga, no? May mga perks din talaga kapag kunyari naka-bike. Totoo. Kung pwede, di ba? Kung pwede mo lang talagang i-bike na lang. Kung kaya rin, di ba? Talaga, kung kaya nang nakabike, yung simula sa bahay hanggang papasok sa trabaho, why not magbabike na lang? Maganda pa sa health. Kaso nga lang kasi yung iba, kaya kahit gusto yun, ang pinakakalaban naman nila yung pollution. Yun na nga. Kasi ang hirap bumiyahe ng ganun, talagang salong-salong mo lahat. Isipin mo, di ba, ito papasok mula dun sa kanila, tapos magbabike papunta dito. Pawis na ako. Ang hirap, ang hassle. Siguro nung pandemic, medyo okay-okay kasi, kumbaga, hindi pa ganun din kadami yung mga bumabiyahe masyado. Pero ngayon na
to normal na talaga. Medyo mahirap. Mm-hmm. Ito pa, paalala naman po sa mga pasaherong sumasakay ng LRT3. Suspendido po ang operasyon ng LRT Line 1 simula March 27 hanggang March 31, Miyerkules hanggang Linggo. Mananatili ang regular operation nito hanggang bukas, March 26. Sa Baclaran Station, ang first trip ay 4:30 a.m. habang 10 p.m. naman ang kanilang last trip. 4:30 a.m. din ang biyahe ng first train sa Fernando Po Jr. Station, pero ang biyahe ng last train ay hanggang 10:15 p.m. Samantala, pinaiksi naman ang operasyon ng LRT Line 2 sa March 27, araw po yan ng Miyerkules. 5 a.m. ang unang biyahe ng tren habang alas 7 ng gabi naman ang last trip sa Antipolo at Recto Stations. Tigil operasyon din ang LRT 2 mula March 28 hanggang March 31, 2024 para bigyang daan naman ang regular maintenance activities sa mga tren. Babalik ang regular operations ng LRT 1 at 2 sa April 1, araw ng Lunes. Tataas ang gasolina, walang operasyon ng LRT. Mag-prepare na tayo dyan. Kailangan na talaga nating mag-prepare, mga kasambahay. Siguro maganda na dito yung ano eh, talagang i-ready mo na rin, i-condition mo na rin yung sarili mo dun sa medyo mahaba-habang pagko-commute. Kasi ang laki talagang convenience nung nakatrain. Kahit sabihin mo na madami kayong pasahero, nakatayo kayo sa loob ng train, ang bilis kasi ng biyahe niya. Talagang ano eh, station-station siya, hindi siya yung kung saan-saan pumapara. Kaya ang bilis, ang convenient niyan sa mga kasambahay natin. Eh ngayon na medyo tigil, hindi pala medyo, talagang tigil operasyon sila hanggang Linggo. Dapat ano na rin natin to, ma-anticipate natin. Though ano naman, wala talagang pasok nitong Thursday, di ba, hanggang Linggo. Yung iba talaga ay pauwi ng probinsya. Nilulubos na rin talaga nung ibang mga kumpanya, nung ibang mga businesses na gamitin yung opportunity na yung for maintenance ano nila. Kung kumbaga pag-aayos nung kanilang mga kailangang ayusin. Line 1, Wednesday magsisimula yung ano niya, tigil operasyon, di ba? Wednesday. Pero yung line 2, Thursday. Iniisip ko kasi may mga ibang mga businesses tsaka mga employees na may pasok pa rin hanggang Wednesday. Oo. Iniisip ko paano yung mga tao na mapasok ng Wednesday, wala pa lang line 1. Isa to sa pinaka-busy pa naman yung line 1. Naalala ko nung pumapasok ako. Yes, diyan sa Fernando Po Jr. Station na kasi yung tawag eh, before Roosevelt kasi Roosevelt. Yun, di ba? Napagka naalala ko, pagka sa Roosevelt talaga, alas 7, pag kunyari inabutan ka ng rush hour, napakahirap sumakay. Mag-message ka na sa kanila na late ka, gano'n na yun. Tsaka hindi ang problema, kunyari, galing, kunyari taga dito ka nga, gagamit, sasakay ka ng Roosevelt dito, yung umpisang sakay mo, kumbaga papuntang Maynila. Dati kasi may mga ibang, may mga UV doon, may mga nasasakyan doon na iba bukod sa LRT. Ang alam ko ngayon, kasi wala na yung mga yun. So, talagang mas mahirap mag-commute na ngayon kung taga dito ka malapit na gagamit ito. Sa Wednesday, kasi nga, wala na kaagad sa Wednesday pa lang. So, siguro pwede na siya mag-file na lang ng leave. Magiging option na nila yung carousel talaga. Kasi meron pa rin naman carousel. Oo, may carousel. Talaga. Wala naman ako narinig na parang tigil lang operasyon ng carousel. Ang carousel hanggang monumento lang. Ito hanggang Baclaran, ano to eh, yung biyahe na ito eh. Pwede rin pagtsatsaga lang din talaga. Tsaka pwedeng option nila yung mga nagka-carpool kasi medyo ano yun, uso-uso yan yung mga carpool na magsasabay-sabay. Ganyan. Kaya consider din nila yun, pwede rin nilang gawin kung sakaling ito nga, hassle sa kanila pumasok na walang mga LRT stations. Eh. Pwede yun, mga option na ganun. Eh, tsaka yung mga nagsasabay-sabay na meron din dyan yung mga magtotropa na may makakilalang sasakyan, magsasabay-sabay na lang. Kaya marami tayong options. At least na-remind tayo na wala kang operasyon itong mga mag-budget LRT na rin kung talaga kaya yung mga mag-book through apps. Wala kang, pag wala kang choice, yun talaga eh. Tama. Ito naman, abisyo naman po mula sa Pasig City LGU. Pansamantalang isasara ang Pasig City General Hospital o PCGH dialysis unit ngayong Biyernes po yan, March 29, 2024. Kaugnay nito, ipinababatid po sa lahat ng pasyente ng dialysis unit na wala po munang dialysis treatment sa nasabing araw. Ang lahat po ng nakaschedule na dialysis treatment ngayong Linggo ay gagawin simula po ngayong araw, March 25 to 28 at sa March 30. Tinayak naman ng PCGH dialysis unit na sa panahong ito ay mabibigyan ng serbisyong medikal ang mga nakaschedule na dialysis treatments kabilang na ang mga kasalukuyang naka-admit sa PCGH.
ayan sa mga dialysis unit sa mga malapit dito sa PCGH sa Pasay City General Hospital, schedule na po natin kung saan tayo makakahanap ng mga alternatives, kasi syempre itong mga dialysis hindi to pwedeng ipagpaliban lalo na kung naka-schedule, kasi syempre urgent yan, kasi syempre pag mga ganyang mga dialysis treatment actually kasi may tita ako, may kamag-anak kaming ganyan na kapag talagang hindi ka nakapag-dialysis, ang laki ng impact sa body mo na yun nga mamamanas ka ganyan. Kaya it's something urgent. Kaya sa mga dialysis patients po na madalas na nagpupunta po dito sa PCGH, hanap na po tayo ng mga alternatibong mga ospital o mga centers po na kung saan ay pwede po tayong magpa-dialysis. Kaya pumunta na doon sa mga time na bukas pa sila. Oh. Oh, talagang sa mga advisory natin, nararamdaman natin ng bakasyon. Nakikita mo nga, tsaka para baka kasi naka-calendar sa kanila, gantong araw sila. Ang maganda na kailangan check nila yung mga website kasi nga nausog na yung mga schedules, kasi syempre hindi naman pwedeng walk-in yun, alam ko kasi palaging alam ko mga dialysis centers talaga fully booked lagi kasi nga may mga tao talaga na kailangan talaga nila. So kailangan natin malaman yung mga assigned dates natin kasi nga nag-adjust dahil dito sa holiday season. Kaya naisip ko rin dito yung mga medical professionals na nagtatrabaho pa rin, di ba? Mm-hmm. Kahit na nasa holiday, na wala silang bakasyon talaga, no? Na kailangan maging, sana ma-appreciate din natin sila. At saka sila din, no? Sana maging, hindi naman sila magkaroon ng emergency o anuman. Mm-hmm. Na kasi syempre, sila nag-aalaga sa mga tao. Sa kanila, wala naman masyadong tumitingin. Mm-hmm. Sila yung minsan na nagkakasakit, no? Sa mga gantong instances nga, na pag-holiday, mahirap magkasakit. Di ba sinasabi ni Doc Joseph? Di ba? Pag-holiday. Pagkakabakasyon yung mga doctor, syempre, sabi ni Doc Joseph, medyo, syempre, mag-a-adjust yung mga doctors. Pero sana naman, maging, kumbaga, hindi maging busy ganun masyado yung mga doctors natin. Tsaka, syempre, yung mga centers na katulad nitong dialysis center na sana nga, kumbaga, mas maging, mag-adjust, makapag-adjust din sana. Kasi, syempre, it is something na, na importante, lalo na makapagpa-dialysis treatment. Kaya, sana makapag-adjust din yung mga kailangan mag-adjust ng mga schedules, ganyan, and sa mga alternative centers, sana malaman din ng mga dialysis patients natin. Tsaka sa mga kasambahay natin na kahit wala man sa kaso sa pamilya niya or kung may mga kakilala sila, ma-share na. Kasi ang dami talagang mga pasyente rin dyan sa PCGH Kasi even yung tita ko dyan din nagpupunta kapag may mga kailangan siya. Kasi sa cancer niya, ganyan. So talagang takbuhan din yan ng karamihan sa mga pasyente dito sa Metro. Kaya talagang sana masabihan yung mga pasyente dyan na talagang may mga ganitong mangyayaring mga adjustments. Yes. Eto naman mga kasambahay, job alert po para sa mga Naboteño. Nangangailangan po ang Nabota City Hospital ng 2 radiologic technologists, 1 pharmacy assistant, 2 nursing attendant, 1 social worker, 1 administrative aide, 2 medical officer for emergency medicine, 2 medical officer for internal medicine, 2 part-time pathologist, 5 medical technologist at 2 blood bank nurse. Para makita po ang listahan ng qualifications, duties and functions at iba pang listahan ng mga kinakailangan, puntahan lamang po ang link na tinyurl.com/NCH040224. Kung kayo po ay interesado sa mga nabanggit na bakanting posisyon, magpasa lamang ng application sa Administrative Office, 3rd floor ng Nabota City Hospital, o ipadala ito online sa nabotacityhospital.hr@gmail.com. Ang deadline po ng submission of application ay sa April 2, 2024. Ito, kadugtong nung pinag-uusapan natin sa PCGH, ang dami pa rin talagang mga hospital natin, yung nangangailangan ng mga tao din, di ba? Yung makakatulong natin, lalo na dito sa usaping medical. Kasi alam naman natin, kahit pag pumupunta tayo sa MCGI clinic, nakikita natin gaano kadaming mga tao yung nangangailangan ng atensyong medical. Kaya kung yung mga hospital natin, ganun kadami yung mga tao na kailangan tulungan, ikulang yung mga tao natin sa mga hospital. Medyo mahirap din na matugunan itong pangangailangan natin na
mabigyan ng atensyong medikal itong ating mga kababayan. Kaya sana dun sa mga may kakayahan o graduate sa ganitong mga larangan, ay makapag-apply din tayo, magamit natin yung profesyon natin, yung kaalaman natin para makapaglingkod sa bayan. So ito na po yung pagkakataon ng mga naghahanap ng trabaho na graduate as nurse or yung mga related sa medicine na makapag-apply dito sa Navotas. May nakakalungkot, diba? Kasi dati nagkaroon tayo ng shortages sa mga medical professions kasi sila nag-abroad, diba? Yun ang problema. Sana maging maganda yung din nila, yung career din nila dito sa Pilipinas para hindi na nila kailangan umalis ng bansa. No? At saka dito sila sa Pilipinas, malapit sila sa mga mahal nila sa buhay, hindi nila kailangan mag-abroad pa, diba? Oo, maganda nga yung sweldo sa ibang bansa, pero syempre nagkakaibat din yung homesickness mo, tsaka malaking adjustment din kapag sa ibang bansa ka magtatrabaho. Saka alam ko nagkaroon ng balita before na parang nagpa-plan yung government na bago ka kung makapag-ibang bansa, at least nakapag-serve ka ng 2 years dito sa bansa mo. Pero hindi ko alam kung pasok dun yung sa medicine or sa field ng medicine or sa medical natin dito sa Pilipinas. Pero nagkakaroon na ng ganun na parang bago ka payagan or bago ka makapunta ng ibang bansa, at least nakapag-serve ka man lang ng 2 years or 3 years sa Philippines. Oh, kasi kailangan din, lalo na sa, syempre may challenges tayo dito. No? For experience. Oo, for experience. Kaya yan. Sige, ito naman, abiso naman po sa mga pasayenyo. Ipinababatid po sa publiko na pansamantalang hindi magagamit ang Pasay City Fire Station hotline number na 8844-2120 at 8843-6523. Para po sa urgent concerns o kung may report ukol sa sunog at iba pang emergency, maaari po kayong makipag-ugnayan sa numerong 0927-471-4017. Para po sa update tungkol sa Pasay City Fire Station, e-check lamang ang BFP Pasay Facebook page at pwede rin naman sa LGU Pasay PIO official Facebook page. Ayan, at least maging updated din tayo sa mga ganitong emergency hotlines. Kasi naalala ko before, yung parents ko ganito sila kapag may mga emergency hotlines, talagang nililista nila na katabi ng telephones. Naalala ko tayo. Kasi syempre, yun yung mga emergency hotlines, lalo na yung mga fire station, mga police station na malapit, barangay. Kaya maganda na updated din tayo. Tsaka syempre, i-check din natin yung mga legit na Facebook page para at least ito kasi yung mga way of updating na rin yung mga ganitong mga, ayan, sabihin natin yung mga ayan, BFP Pasay, yung mga ganitong departamento na mas updated na sila sa online. Kasi which is, di ba, usually tayo mga nasa online. Kaya i-check natin yung mga updated na mga pwede nating makontakt lalo na sa mga ganitong emergency hotlines. Nung kailangan na pumunta ako sa BFP, di ba, sa Bureau of Fire Protection, sinasabi nila na maganda na alam mo yung hotline 911 para kung sakali may mga emergencies. Pero kung talagang urgent, mas maganda na alam mo rin yung mga fire station na malapit sa inyo. Yung number ng mga fire station na mas malapit sa inyo. Kasi yun yung mas malapit makakatulong sa iyo. So, uso na naman ngayon talagang sunog, di ba? Nung nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, halos sa isang buong linggo dito sa Metro Manila, dalawang malaking sunog yung nangyari. Kaya nakakatakot. Tsaka hindi natin alam kung kailan papasok ang mga ganitong klase ng aksidente. Mas maganda handa tayo. Kahit na minsan, alam mong bahay mo safe, paano yung mga katabing bahay mo? Pwede pagsimulan. Kaya maganda nga, practice natin nga daw yung pag-aayos ng bahay. Kasi minsan dun nga, yung mga sa data daw nung ng BFP last year, isa sa leading causes talaga ng sunog yung mga sa bahay talaga ng mga electrical equipment. Electrical? Tsaka kailangan dinisin lang daw natin talaga. Kailangan makita natin baka mamaya may mga buhol-buhol na ba ng mga wires dyan, may mga exposed na mga wires. Kailangan linisin lang. Tapos malaking factor na yun. Parang, kasi usually naisip natin, ano bang cause ng sunog? Kandila. Hindi na daw talaga yun yung leading cause. Usually electronics na talaga. Lahat naman tayo ngayon, yata para may cellphone tayo na may charger, di ba? Check natin yung mga saksakan natin, mga electronic equipment natin. Ngayon mga kasambahay, magbalik tanong naman tayo sa ating kasaysayan. Itinuturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng human history, ang transatlantic trade slave na nangyari sa loob ng mahigit 400 taon. At bilang komemorasyon sa alaala ng mga naging biktima nito, ay sinasagawa taon-taon ang International Day of Remembrance of the Victims of Slavery in the Transatlantic Slave Trade. Balikan natin ang kasaysayang ito sa ating Today in History. Music
March 25, 2008. Sa araw na ito ay isinagawa ang unang observance ng International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. Sa loob ng mahigit na 400 taon ay tinatayang mahigit sa 15 milyong kalalakihan, kababaihan at mga bata ang mga naging biktima ng Transatlantic Slave Trade. 1480s pa lamang ay nagsasakay at nagdadala na ng mga Aprikano ang mga Portuguese ships sa mga isla ng Cape Verde at Madeira sa Eastern Atlantic para gawing mga aliping manggagawa. Pagsapit ng 17th century ay nagkaroon ng monopolyo ang mga British sa pangangalakal at pagdadala ng mga alipin sa mga Spanish colony. Kasunod nito ay tumaas pa ang pangailangan para sa mga aliping manggagawa dahil sa paglago ng sugar plantations sa Caribbean at tobacco plantations sa Chesapeake sa North America. Ang pinakamalaking bilang ng mga taong inalipin na dinala sa rehiyon ng Amerika ay nangyari noong 18th century. Bilang komemorasyon sa alaala ng mga naging biktima ng pangaalipin ay ipinasa ng United Nations General Assembly ang isang resolution noong December 17, 2007 na nagdedeklara sa March 25 bilang International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. Ang okasyong ito ay unang idinaos noong March 25, 2008 at nagsisilbing awareness campaign upang ipalaganap ang kamalayan tungkol sa panganib ng racism at prejudice. Noong March 25, 2015 ay pinasinayaan ang isang permanent memorial na pinangalan ng The Ark of Return sa United Nations Visitors Plaza sa New York bilang parangal sa mga naging biktima ng slavery at transatlantic slave trade. Injustice na nangyari noon during that time, no? Naiisipin mo yung mga panahon na yun, yung mga slave treated as property, hindi sila treated as parang independent human being. Property sila na parang liability sila kapag nagkakaroon ng sakit, gano'n, na parang meron silang gano'n yung ano sa kanila, pagtingin sa kanila may depreciation sila, parang gano'n. Nang pagkunyari maganda yung katawan ng isang ano slave, mas mahal ibebenta kasi nga mas marami pa siyang pwedeng itrabaho. Ganun sila tinitingnan before. Hindi sila ang tao before. Yun yung nangyayari na sobrang yung prejudice talaga doon mo makikita. Kasi nga ang problema, may mga tao na, although hindi lahat ha, ito pala. Kasi pag iniisip natin yung history of slavery, no? Naisip natin ito yung mga ng lalatigo ng mga owners. Pero may mga owners naman na hindi naman malulupit eh. May mga ganong cases naman. At saka may mga ano pa nga, may mga slaves pa nga na in return na sa service nila, binigyan sila ng freedom. Doon galing yung isa sa mga surname na Freeman. Kunyari, Freeman. Si Morgan Freeman. Yung mga apelidong Freeman. Binigyan yun sa ibang mga slaves na na-earn yung ano freedom nila. Nagkaroon sila ng sarili nilang ng independence. Mm-hmm. Pero ang problema, may mga, ang nangyari naman, yung mga yun, hindi naman lahat ha, pero may mga slaves naman na nag-earn ng freedom na sila naman ang o-oppress dun sa mga ano nila, kapwa nila. May mga cases na gano'n. Kaya nakakalungkot yung part ng history na yun na hindi lang doon sa opposite race na nagkakaroon ng ano yun, ng prejudice tsaka ng pagkakahiwalay. Pati sa among same ano, dapat na parang kababayan mo, di ba? Na para pati siya mismo yung mga oppressed sa'yo. Nakatulong pa niya yung mga dapat hindi na gumagawa sa'yo. Sila na dapat yung kakampi mo. Nakakalungkot yung mga ganun. At hindi lang, nung panahon na yun, hindi lang mga ano talaga, hindi lang able-bodied, kumbaga, yung mga matatanda or mga, ano na, mga teenagers siguro. Minsan pati bata talaga, sold into slavery, walang pinipili. Na kahit babae o lalaki talaga, alam ko may mga ano sila, may mga assigned jobs sa kanila, depende. May yung mga babae or mga bata, may mga assigned jobs sa kanila na mas less yung ano physical na trabaho. Pero yung naalala ko, mayroong isang ginagamit sila dun sa mga lalaking mga slaves nila na malaki katawan. Pinag-ano nila parang pinagsasabong, parang ganun, pinaglalaban nila. Oo. Ginagawa nilang entertainment. Oo. Parang yung nangyayari ba yan sa Rome, no? Yung parang ano ba yun, yung mga gladiators, parang ganun. Yun, parang may honor doon tsaka mayroong pang dito wala.
Para ka lang manok. Para ka manok. Oo, oh, ganun ka lang talaga. Tapos binibenta ka kasi nga ginagawa ka ring ano asset na pwedeng ibenta kasi nga kunyari marami kang panalo. Bibenta ka. Mas mahal. Oo, ganun ginagawa nila before. Tsaka nakakalungkot dito yung ano eh, yung mga, yung business talaga siya. Mm. Yung mga slave traders na tinatawag nga nila nung time na yun, talagang business sila na meron silang mga barko, lisensyado pa sila before, oh, na para gawin itong pagpapalitan ng ganito ng dapat nga kalakal eh. Pero ito tinuturing na kalakal yung mga tao. Oh. Oh. Talagang ito yung isa sa mga inaaral natin sa school before, di ba sa world history natin, na habang tinuturo sa inyo, parang ang sakit-sakit dun sa part, eh, pag ikaw yung nakikinig, 400 years, 400 na years oh, kayo talaga. Na ganun yung ginagawa sa inyo, di ba? Tapos, talaga nakita natin, even kahit nga 1800s, 1860s sila talaga yung totally na parang natigil na yung pagpapalitan ng ganun. Makikita mo, kahit nung nitong mga nakaraang ano nang, may patuloy pa rin yung paglaban ng mga blacks para dun sa karapatan na dapat nararanasan din naman nila. Kaya hindi dun nagtatapos yun eh. Hindi porkit tapos na yung slave trading eh hanggang dun na lang yun. Marami pa talagang dapat tayong gawin. Kaya magandang mapag-usapan to kasi syempre mabalikan din sa history na nangyari to para rin ma-discuss natin yung mga racial inequalities, 'di ba, na up until now is nangyayari pa rin. Kaya maganda na mabalikan natin sa history kung gaano yung mga pinagdaanan din ng mga iba't ibang race. Kaya para din mapag-usapan natin na sana hindi na maulit. Kaya isa rin yun sa mga rason kung bakit natin binabalikan sa history para syempre may ano tayo, may idea tayo na wag na sanang maulit kasi grabe yung oppression before, 'di ba? Galing yun sa exploitation talaga nila, yun talaga isa sa mga nangyayari na in-exploit talaga sila at saka yung perception sa kanila na lesser being sila. Mm-hmm. Yun yung hindi maganda na, yun yung kailangan na, parang yun yung parang root cause kasi yung gusto nilang, yung goal nila na maka-exploit ng tao at saka yung tingin nila mas mababa yun na nila lang kumpara sa kanila. Na kapag yun na address natin, maayos natin yung mga issues about racism. Mm-hmm. Nakakalungkot yung mga ganitong klase ng mga balita pero hindi dapat natin, kumbaga, purkit nakakalungkot, iiwasan mo na, diba? Kailangan talaga siyang pinag-uusapan para magkaroon din ng kamalayan yung ibang mga tao patungkol dito. And speaking of lungkot, no, alam naman natin na normal lang sa tao yung makakaramdam tayo ng lungkot. Pero sa panahon na feeling down tayo, nakakagaan ang pakiramdam kapag may mga taong dumaramay o nagka-comfort sa atin. Kaya naman, nagtanong tayo sa ilan nating kasambahay kung paano ba nila gustong damayan sila kapag sila ay malungkot o nasasaktan. Alamin natin ng kanilang mga sagot dito sa Viewpoint. When I'm sad, I try to go and clean my face, you know, do a nice little cleanse, and then I sit down on a prayer mat and I pray. I ask God to help me, you know, out of the trouble that I'm in. My next step is to go to my wife and condone her, tell her like, hey, I'm feeling this way, and she usually makes me feel better. For me personally, I think communication is very important, so being around your loved ones, people who care about you and love you, and being able to, you know, explain to them your situation and them being able to understand and help you throughout the process. I think that's very important. Just being able to let it out. It's like we're here right now. We're letting it out. One way that I comfort myself is through my faith. I'm a Christian, and so for me, just prayer. Praying to God, talking to God, releasing my feelings, that is a way for comfort for me. And then also just talking with people that I trust, people who I know will listen to me. Sometimes you don't necessarily need advice, but you just want like a shoulder to lean on and an ear to listen. So really talking to people who will listen and just be that support and that shoulder. Sometimes, you know, you feel immediately comforted. Sometimes you have to continue in the process. You know, grief is something that comes in different ways. So if it's something heavy, it may take a while.
But if it's something lighter, I sometimes feel immediately better after talking to someone or praying about it. When I'm upset, I drink a glass of water to cool down, sit down, take some deep breaths to refocus and recenter myself. When I'm sad, it's a different thing. I read the scripture, particularly the Psalms. I find them very comforting. I find them, many of them, to address my questions or whatever is creating a situation of sadness. So it's between drinking water and reading the scripture. First, I want to have hope. That's the first one. Of course, I always pray to God for Jesus Christ. That's one way or another. I feel like very comfortable when I'm comforted myself. If I have a problem, sa kanya ako diretso. Tapos, a joke lang yung pera din. Yung pera, secondary na lang yun. But first, up there, siya talaga ang una ko. Then, I'll have to talk with my parents, with my family. Minsan, lalabas ako, I have to go out and enjoy myself. Then, I'm okay. I guess just having someone to talk to is always good. Someone who can listen to you and be like supportive of whatever you're going through. And it's good, like, I personally talk to my uncle every night, tell him what happened in my day. You know, it's good to get your thoughts out and like get stuff off your chest. I feel better, you know, it helps me feel like I get stuff off my chest, and it makes me feel a little more like relieved, like I can go about my day without having to like think so hard about all the stuff that bothers me and stuff. Magandang tanong, paano nyo ba kayo gustong paano ba ninyo gusto kayong damayan ng mga kaibigan ninyo? Ako siguro siguro someone lang na may makikinig sa akin, kasi minsan kahit sabihin natin na kahit yung presence lang ng isang kaibigan na nandiyan siya nakikinig, for me, ayun, okay na sa akin yun. Yung ma-feel ko yung comfort sa isang kaibigan. Yung mapakinggan lang nila, mailabas mo lang din yung mga gusto mong sabihin. Kasi parang sa akin, therapeutic yun. Yung masabi mo yung mga gusto mong sabihin. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, parang kumbaga mas bumibigat lahat. Sa akin lang naman, mas bumibigat. Kaya kapag nasasabi ko sa mga kasama ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, mas gumagaan yung feeling. Mm-hmm. Ganun sa akin. May mga ganun cases nga. Kasi may mga tao na gusto nilang mag-rant lang. True. Meron parang gusto lang nila pala painggan sila. Ayaw nila ng bigyan ng solusyon. Oo. Mga ganun tao, di ba? Ako kasi, pagka hindi ako nasanay na, kunyari, meron akong problema or something na hindi ako nasanay kasi na sasabihin ko, isi-share ko. Usually kasi ako lang talaga. Kapag ka ganun, wala naman. Kung sa mga ganung klase na, kasi feeling ko hindi mo naman ako matutulungan. Kaya, ganun yung mentality ko. Kunyari, meron akong problema na hindi mo naman ako matutulungan. Hindi ko na sasabihin sa'yo kasi feeling ko wala ka. Ako naman yung may magagawa, kailangan may gawin. Si Ian parang gusto niya may makikinig lang sa kanya, di ba? Ako naman, kung meron akong hingi akong tulong, gusto ko yung someone na may magagawa. Yun yung mentality ko, hindi yung parang gusto ko lang ito sabihin sa'yo. Wala lang, gusto ko lang sabihin. Ayaw mo nang ipasa yung bigat sa iba. Oo. Kaya kapag kaganyan, kunyari, may mga problema ako na alam ko naman na wala naman, hindi mo naman ako natulungan pag sinabi ko sa inyo. Talagang pagka sa mga ganun instances, nanalangin na lang ako kasi alam ko naman, yun maasahan ko talaga lagi. Diba? Na kung ano man yung problema ko. Kaya, ewan ko, siguro dahil sa ganung habit ko, na hindi na ako masyado nakaasa na sa kailangan may tao pang mag-comfort sa akin. Saka naman, depende sa problema. Diba? Kasi may mga problema na parang gusto mo, pinapakinggan ka lang, na hindi mo kailangan mag-suggest sa akin ng gusto ko lang sabihin sa'yo, pero alam ko naman kung paano ko siya isosolve. Parang ganun, gusto niya lang mag-rant. Meron naman na hindi ko talaga alam kasi yung sagot. Hindi ko alam kung paano ko isosolve yung problema, kaya nilapitan kita. So, depende siya sa pagkakataon, depende sa yung nararamdaman ko, depende rin sa problema na dala ko, yung gusto ko maging response ng tao sa akin. Kaya maganda rin sana na maging open tayo sa ganun. Kumbaga sa communication, malinawin mo dun sa kausap mo na ito ang kailangan ko, ha? Kailangan ko lang kausap. Yeah. So, makikinig ka lang. O, bawa dito naman, kailangan ko yung tulong mo kasi alam ko magaling ka dito. Yeah. Baka pwede mo naman akong tulungan. Depende siya sa pangangailangan. So,
Pero lagi't-lagi, bago ka humingi dun sa ibang mga tao, yun, totoo yung sinabi ni Joshua, dun ka sa alam mo na makakagawa ng lahat ng mga bagay para sa ikabubuti mo, dun hingin ka muna ng tulong sa Diyos bago sa ibang tao. Panalangin. Manalangin. Siyempre, alam ng Diyos ko ano yung mga pinagdadaanan. Tsaka ano eh, ang sarap din sa feeling kapag sa Diyos mo binigay yung mga ganito mong pinagdadaanan mo. Ang sarap sa pakaramdam. Iba yung pakaramdam kapag sa tao mo sinasabi. Mm-hmm. Kasi may mga ganyan talaga tao, may mga kaibigan niya ako na kahit ano lang, sa chat lang, kahit sa mga simpleng chat na, ano, uy, parant naman. Kasi may mga ganun sila talaga na feeling na basta masabi lang talaga nila sa iba kahit hindi mo masolusyonan yung problema niya. True. Basta masabi lang niya sa tao, nakakagaan ang feeling. Kaya sa mga ganun, no, yung mga kapag may mga kaibigan tayo nag-open up sa atin, eh maging open din tayo sa mga ganung rants. Kasi may mga ganyang instances na may mga tao na ayun nga, dahil na nalululong sila sa sinasabi nilang depression, anxiety, kasi wala silang makausap and nahihiya sila. Kaya maging ano rin tayo, kumbaga sa mga kaibigan natin, sabihin natin sa kanila na open tayo sa mga gusto naman nilang, kung gusto nila ng kausap, kung gusto nila na may masabihan ng mga kanilang problema, maging open tayo sa kanila. Kasi napakagandang, ang gandang katangian ng isang kaibigan kapag open ka sa communication. And sa mga rants na gusto mong ibigay sa mga kaibigan mo, eh maging open ka, di ba? Ganda nung ganun. Kaya talagang dapat mga kasambahay sa mga ganyang pagkakataon, kilala mo rin yung mga kaibigan mo, di ba? Alam mo yung sino pwede mong pagsabihan ng ganito kasi mayroong kaibigan naman na laban din. Pag napagkwentuhan mo, parang talagang, ano, di ba? Parang pati siya galit na galit. Minsan mas galit pa siya sa'yo kaysa dun sa, mas, di ba? May mga ganun na kaibigan. So dapat kilala mo rin kanino ka lalapit para hindi ka rin makakadagdag dun sa bigat na meron sila. Kasi meron, kapag ako mabigat na naramdaman ko, kunento ko yung bawa kay Ian, eh siya rin magaling ina-absorb lahat ng galit. Ikaw naka-move on na siya, galit pa rin. So baka iba pa yung maitawid natin dun sa tao. Makadagdag pa tayo sa bigat na nadadala nila. Titignan din natin yung mga pagkakataon. Kaya kapag mga ganyan, ano rin yan eh, sign ng pagmamahal natin sa mga kaibigan. At katulad nito, no, tunghaya naman natin ng isang kwento ng pagmamahalan dito sa ating Kristiyano drama. Sunod-sunod na pagsubok ang dumating sa buhay ng mag-asawang Beth at Ramon. Namatayan sila ng anak at nawalan pa ng trabaho si Ramon. Paano kaya nila nalagpasan ang mabibigat na problema? Panoorin natin. Humahangos ka yata eh, ha? Opo eh. Pero okay na po ako dahil nakita ko po kayo, Nay. Napakagandang lugar ito para magmuni-muni. Aba! Kawangis ka pala ng aking butihing asawa. Nakaporma ka yata eh, ho. Anong meron? Ito po ba? Eh, wedding anniversary po kasi namin ng asawa ko. Ah, ganun ba eh, ho? Pumasok ka na pala sa buhay na matahimik. Ang buhay nga naman, parang kailan lang naalala ko tuloy ang aking buting asawa. Uy, balita ako, na-promote ka na! Isang mabait, masipag, matyaga, maalalahanin, mapagmahal. Yung wala na akong mahihiling pa sa isang asawa. Yan ang aking asawang si Ramon. Dr. Kopla! Wow! Congratulations, Han! Salamat sa Diyos! Masasabi kong tunay na nakasumpong ako ng mabuting bagay at paglingap ng Diyos dahil sa asawang katulad niya. Sobrang bait po pala ng asawa ninyo. Hindi maiiwasan ang pag-aaway. Pero siya ay taong mababa ang kalooban. Kadalasan kahit kasalanan ko, ako pa din ang una niyang sinusuyo.
hinaharanan niya ako. Habang tayo ay nabubuhay, patuloy tayong makakaranas ng iba't ibang emosyon. Nalalaman natin darating ang panahon, ang mga ngiti ay mapapalitan ng pagluha. Ano ka na nangyari sa'yo, anak? Ano nangyari sa'yo? Anak! Walang mapagsidlang hapis ang nararamdaman ko dahil sa araw na yaon. Parehong kinuha ng Diyos ang aking anak na panganay at ang nasa sinapupunan ko. Hindi doon natapos ang lahat ng kahapisan. Napagbintangan din si Ramon na kumukuha ng suhol para ipasa ang isang estudyante. Nasuspindi siya sa kanyang trabaho. Ang hindi ko maipaliwanag ang bigat ng aking nararamdaman sa mga panahon yon. Pero sa kabila ng lahat, ang sagot ni Ramon, Beth! May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang lahat na ito. Magtiwala lang tayo sa magagawa niya. Awa? Mananatili ka pa rin ba sa pagtatapat sa Diyos mo? Ramon! Nawalan tayo ng anak. Nawalan tayo ng bahay. Ngayon mawawalan ang ganang trabaho. Ano ba nagawa natin sa Panginoon para mangyari sa atin ang lahat ng ito? Sige na, sabihin mo, Ramon! Sabihin mo! Hindi ko siya maunawaan. Ben, huwag mong sisihin ang Diyos sa lahat ng ito. Huwag kang magsasalita ngayon ang pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap pa tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa halip na magtiwala sa Diyos, tulad ng sabi niya, namuo ang galit sa puso ko. Patuloy niya akong sinuyo, hinaharana at inaawitan, hanggang magsawa na siya at di ko na siya nakita muli. Di ko matandaan kung kailan ba nalimutan kita sa aking alaala. Lagi na sa puso at isipan ko ang nadaramay pag-ibig mo. Nagpapaligaya sa pagkatao ko. Bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay. Ramon, ikaw ba yan? Jade, nandito lang pala kayo. Kanina pa namin kayo hinahanap. Opo, nandito lang si Nanay. Nilamig yata sa sala, kaya nagpapainit po dito eh. Tara na, mahal. Sino ka? Hindi ikaw si Ramon. Ako si Ramon. Yan ang anak natin, si Jed. Opo, Nay. Wedding anniversary namin ni Isabel. Tara. O Jesus, mag-uupom na kayo. Minamahal kita. May mga alaalang hindi na kayang balikan ni Nanay. Tulad ng panahong nagkabalikan sila ni Tatay at nagkaanak silang muli. Natutunan ko sa kanilang mga halimbawa na sa buhay, may panahon ng galak, gayon din darating ang panahon ng pagluha at kahapisan. Sa kabila ng lahat,
aking natutuhan sa aking mga magulang na masiyahan sa kalagayang aking kinaroroonan. Tay, loobin nawa ng Diyos. Maging matibay din akong nangahawak sa pagtitiwala sa Diyos, kagaya mo. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Santiago 1:12. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Roma 5:3-4. Katiyagaan at pagtitiis, no? Yan din yung mga virtues na dapat meron talaga tayo. Kasi syempre, sa mga problema, lahat naman tayo nakaka-experience syempre ng problema. Pero ang pinaka-importante dun is yung pagtitiwala natin sa Diyos na makakayanan natin yung mga problema ang dumadating sa atin. Kasi diba, hindi naman tayo bibigyan ng mga problema na hindi natin kaya. Tsaka hindi tayo tutuksohin ng naabot sa hindi natin kakayanin. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, may mga problema mang dumarating, magtiwala tayo sa Diyos na siya yung nakakakita kasi ng lahat. Na huwag nating, kumbaga, ko-questionin yung mga nangyari sa ating problema. Kasi meron talaga tayong mga bagay na hindi abot ng mga ng kaalaman natin. Na yung mga bagay na darating sa buhay natin na hindi man natin ma-explain siya ngayon, which is, kumbaga, Diyos lang ang nakakaalam. Kasi alam naman natin, ang talagang yung mga binibigay sa ating mga sitwasyon, for the better, para maging better yung sitwasyon natin. Na, kumbaga, lang tayo, magtiwala lang tayo sa mga nakakakita ng lahat. Kasi hindi natin talaga alam ang lahat. Tsaka yung pagtitiwala natin sa Diyos, yun pa lang, ang laking bagay na nun na kapag may tiwala ka sa Diyos, hindi ka prone na malulungkot ka, mag-iisip ka masyado kasi alam mo may nakakakita sa iyo. At ayun yung nakikita ng Diyos na hindi kanya pababayaan, syempre, 'di ba? Yung pagtitiwala lang talaga sa Panginoon, yun yung pinaka-importante. May kalumbayan man, kasi hindi natin maalis yan, nalulumbay tayo, nalulungkot tayo, pero hindi tayo masyadong nagdudwell doon. Hindi tayo yung nagtatagal sa ganong klase ng pakiramdam kasi lagi, yung pag-asa natin na may Diyos na tutulong sa atin sa ganong mga pagkakataon. Okay lang yung makaramdam ka ng lungkot, normal sa atin yun eh. Pero yung masyadong magtatagal yung lungkot na yun na parang wala ka ng pag-asa, yun yung parang kailangan nating isolve, yun yung kailangan na natin talaga lumapit, humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi si Kristo, ang Diyos, pag-asa siya eh, di ba? Kaya, doon tayo kay Kristo palagi, doon tayo humingi lagi ng tulong sa Diyos. Talagang, iba yung rest na nabibigyan, tsaka yung pag-asa na nabibigyan kapag may Diyos ka sa buhay, mm-hmm. At tsaka yung saya kapag gumagawa ka para sa Diyos, di ba? Mm-hmm. Isa naman sa mga mayamang bansa, ang New Zealand, gayon pa man, meron pa rin mga naninirahan dito ang hindi gaanong maalwan ang pamumuhay. Kaya naman, nagbukas tayo ng MCGI Free Store sa layuning maabot ang ilan sa ating mga kapwa-tao doon na nangangailangan. Sa maliit na paraan ay nakapagdulot ng kaunting ginhawa sa kanilang mga kalagayan. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Maganda yung treatment nila, ang ganda ng accommodation nila, at lalo na sa mga pagkain, lahat-lahat po, at so far, ang bait. Ang buhay po dito sa New Zealand ay masasabi ko po na mahirap. Kung pipili na po, mas gusto po sa atin. Kasi yung hirap kasi dito, pag may anak ka malilit, wala kang makakasama, kayo lang magpamilya na mag-asawa, magkaramay. I'm a single mom with 4 kids. I have to work in order for me to run my family every week. Over here, you have to work for your own family for us to survive over here. It's only me and my wife that are working, and we have 5 children. So depending on me and my wife, both everything that we needed to do, it's really hard.
Kami po ay nagpapasalamat una sa Diyos sa pagkakataon na makagawa kami ng ganito. Karangalan po na itinuturing po namin na mapuntahan nyo kami. Wala po kaming hinihintay na kapalit. Medical mission, feeding program, yung gift-giving, yung free store, and everything. Everything is free. Salamat po sa mga kapatid na nagtulong-tulong dito sa programang ito, na sama-sama silang nagtutulungan. Napakalaking kabawasan na po na nakatipid sa pangangailangan. Be honest, the help just seems massive because today made it really easy for us today with the free food and the free grocery. Like, we can't get it anywhere else. But thank God for the opportunity. I know it wasn't luck. I know that God had something to do with it, with the invitation. The one that you guys providing today with the Church of MCGI, with my weekly budget, like something from my budget. My kids are very happy when I bring them away because this is the first time for them to join in this one. Alos po lahat mababait. Nabibigyan po kami ng pansin. Talagang na-assist po kami ng maayos. Maganda yung treatment nila, ang ganda ng accommodation nila, at lalo na sa mga pagkain, lahat-lahat po, at mabubuting tao, at so far, ang bait. Una po sa Diyos talaga ang pasasalamat, kasi ang Diyos po ang nagbigay. Kaya sa Diyos tayo lagi magpasalamat. Maligaya na makasama kayo kahit saan kami pumaroon. Ganito po ang ginagawa namin. Nakangiti, lagi kaming masaya. Lalo na po kung nakikita namin kayo, na nandyan kayo at masaya rin kayo, kaligayahan na po ng aming puso. Kaya inihikayat po namin kayo, sa Diyos po tayo magpasalamat. Ang aming masasabi, to God be the glory. May pagmamalaki namin sa buong mundo na sama kami sa samahang MCGI. Yung kawa ng mga tupa, bayang masikap sa mabubuting gawa. Meron silang common sense. Magkakaamoy sila na pareho-parehong amoy mabuting gawa sila. Iyon ang nagiging bond nila. Salamat sa Diyos, no, na naisip ko minsan pag may mga kwento tayong na i-share about sa mga Pilipinong na naka-achieve ng ganito sa ibang bansa, may pride doon na parang, uy, Pinoy ako. Pero pag nakikita mo na pag sa ibang bansa na-appreciate naman taong MCGI, mas nararamdaman mo rin yung ganung pakiramdam na parte ako ng MCGI, na nakakakurot ako kahit papano doon sa mga gawain natin na ako naman, di naman tayo nakapunta na ibang bansa, no? Pero dahil sa pagtutulong-tulong na sa MCGI, parang nakaabot na rin tayo sa mga iba't ibang bansa na yun. Kaya salamat sa Diyos na meron tayong opportunity na magawa ito ngayon. Talagang works of faith, hope, and love for the glory of God. Yan talaga yung gustong ipakita ng MCGI sa buong mundo, hindi lang dito yan sa Pilipinas. That's right. Ngayon naman, let's give our shoutouts naman. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina.
For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online in selected Mercury Drug outlets. And also, we would like to thank Lendasan Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning then, and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibarlaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!